Tinanggal mong kamay ng babae na kayakap sa iyo at agad kang bumalikwas sa takot. Hinahabol ang hininga matapos magising sa isang bangungot na akala mo'y totoo. Pero nakarinig ka ng langit-ngit sa baba. Sa gawing pinto ng basement at napatanaw sa kamay ng relong nakaturo sa alas tres ng madaling araw. Kailangan ko na magdasal. Sambit ng babaeng na alimpungatan sa pagtayo mo sa kama. Dugtong pa niya. Kailangan ko na ipagdasal ang nilalang sa basement natin. Oras na naman na. Nagising ka mula sa isang malakas na ingay na galing sa inyong sala, sa inyong baba. Hawak mo ang iyong bunbunan na tila lango sa kung anong droga dahil sa sobrang hilo. Isang matamulang ang kayang dumilat at pupungas-pungas na pinupunasan yung kabila. Pero nagulat ka nang unti-unti mong maramdamang may pumapatak sa balikat mo. Hindi mo man mawari kung anong nangyayari dahil sa dilim ng paligid at kung nasaan ang mga kasama mo sa bahay. Pero natauhan ka na lang nang sumampulat sa diwa mo ang kulay pulang likido na pumapalot sa damit mong punit-punit, sa nagkalat na gamit sa inyong kwarto at sa mga patak ng tugo na tumatahak sa lumalangit-ngit ninyong bukas na pinto. Kahit wala kang bahid ng lakas, ay pumalikwas ka sa sahig na kinasasadlakan at pilit tinahak ang daan pababa ng sala. Kahit hindi mo na halos mailakad ng tuwid ang iyong tuhod, hindi mo sinasadyang maitoob ang aparador sa sobrang hilo at mabasag ang orasan ninyong pasang-pasa sa tuko pati ang kamay nitong nakaturo sa alas tres ng madaling araw. Nangyari na ang mga nangyari. Kalimutan na natin.
Lumalangit-ngit ang bawat mabibigat na yabag ng paamo sa pagtama nito sa hagdanan. Hindi pa rin malinaw sa iyo kung anong nagaganap. Ang naaalala mo lang ay ang matatamis na halik ng asawa mo habang magkasibing kayo nitong gabi. Ang matatamis na halik ng asawa mo? Asawa mo? Nasaan ang asawa mo? Pabulong mong sambit sa iyong sarili. Mahal, nasaan ka? Nasaan ka, mahal? Bigla kang tumakbo sa sala upang tuntunin ang bakas ng dugo sa sahig. Impit ang hininga at sunod-sunod ang kabog ng dibdib. Isinisigaw mo sa iyong isip na hindi totoo ang lahat at mali ang iyong sapantaha. Ngunit binuksan mo ang ilaw at tumambad sa iyong gulong-gulong paningin ang bangkay ng isang babaeng nakahandusay sa sofa. Tagtat ito ng saksap at halos mahulog na sa sahig. Ubod lakas mong isinighaw ang pangalan ng babae, ang pangalan ng mama mo, habang dali-daling niyakap siya at pilit ipinabangon at tinatangging wala na siyang hininga. Sinong hayop ang gumawa sa inyo nito? Sino? Ang tanong mo sa sarili habang pumapalahaw ang boses sa sobrang desperasyon. Sino na lang ang pamilya mo ngayong ultimo iyong ina ay iniwan ka na? Sino na lang ang nagmamahal sa iyo bukod sa iyong asawa? Asawa? Muli kang nagbalik sa realidad at napapitlag ka sa pagkakayakap sa bangkay ng iyong ina nang marinig mo ang ilang yabag sa kusina. Matulin mong tinungo ang lugar at binitbit ang isang kutsilyo mula sa sofang nilatagan ng katawan ng iyong ina. Sino ka? Sino kang hayop ka? Huwag ang asawa ko! Abot langit ang hiyaw mo sa galit habang binubuksan ang pinto ng kusina at pilit hinahanap ang may gawa ng krimen. Umaasang buhay pa ang asawa mo. Hello? Mahal? Oo, si Jay ulit ito. Parang hindi ka naman nanasanay sa tawag ko. Anong ginagawa mo ngayon? Huwag mong sabihin, nagro-rosaryo ka na naman. Akala ko, tuwing ka-stress na madaling araw mo lang ginagawa yan. Eh bakit nga ba simula nang mawala si Joey? Lagi ka nalang gumigising ng madaling araw. Umababa ka sa sala, tapos nagdadasal. Akala mo ba hindi ko napapansin yun? At bakit sa tuwing tinatanong kita tungkol sa mga pagkain at supplies na ibinababa mo sa basement natin, tuwing ka-stress din ng madaling araw, pagkatapos mo din mag-rosaryo, di lagi mo ko sinasagot ng tungkol sa kababalaghan. Alam mo namang matatakotin ang asawa mo eh. Totoo bang may masamang nilalang na naninirahan sa basement natin at kailangan mo itong alayan ng pagkain at ikandato? Di ba tayo pwedeng humingi ng tulong sa nanang mo? Di ba sabi mo sa akin manggagamot siya at kaya niya magpaalis ng kahit na anong masamang espiritu? Minsan iniisip ko na nakahawa mo na rin ata ako sa mga ganitong kalokohan. Pero dahil asawa kita, kaya ng pagmamahal ko sa'yo, eh pinagkakatiwalaan kita ng buong puso ko. I love you, mahal. Huwag kang lalapit sa aking impacto ka. Huwag mo akong papatayin kaya ng ginawa mo sa mama mo. Ang sigaw ng babaeng tumambad sa'yo sa kusina. Duguan sa saksak at halos hindi na makatayo. Hawak din ng isang patalim na nakaturo sa iyo habang kinakapa ang hawakan ng pinto
upang humanap ng lalabasan palayo sa iyo. Mahal? Bakit? Anong nangyayari? Pinatay ko? Si Mama? Panaghoy mo sa harap ng dugo ang babae. Itiwan mo akong alimaw ka. Hindi ikaw ang asawa ko. Kung alam ko lang na darating sa ganito, dapat matagal na kitang sinunog sa basement. Umalis ka sa katawan ng asawa ko. Umalis ka! Halimaw! Isinisigaw niya ito sa iyo habang upot lakas kanyang hinataw ng sangkalan. Dali-dali siyang tumakbo palabas, ngunit nahatak mo ang kanyang damit at hindi sinasadyang tumama ang ulo ng babae sa lababo. Umulagta siya sa sahig habang ikaw ay halos nang mabaliw sa kapapalaghang nagaganap. Pilit mo siyang itinayo kahit halos na siyang mawala ng malay habang bumubulong na. Sige na. Patayin mo na rin ako. Kaya ng ginawa mo sa nanay ng katawang sinaniban mo ngayon. Yun naman ang misyon mo eh. Yun naman ang gusto mo sa pamilyang ito, diba? Ang lumabas ng alas tres ng madaling araw. At patayin kaming lahat. Gulong-gulo ka na sa iyong naririnig mula sa asawa mong nakahandusay sa sahig, na halos malagutan na rin ang hininga at ibang tao na ang tingin sa iyo. Ako ba ang may gawa ng kahayupan na to sa inyo? Ang nilalang sa basement? Totoo siya. Totoo ang mga naririnig nating ingay tuwing alas tres na madaling araw. Ingay na iba pa sa ginagawa mong pagrorosaryo. Ingay na nagmumula sa basement. Napanik ang tuon mo sa labas ng kusina nang marinig ang langit-ngit ng pintuan pababa sa basement. Iniwan mong nakahandusay ang iyong asawa dahil sa sobrang takot. Ikaw! Kung sino ka mang nilalang ka na may gawa nito, alam kong ako nang isusunod mo, di ba? Hindi ko hahayaan yon. Wala na silbi ang buhay ko. Kinuha mo na silang lahat sa akin! Kinuha mo na silang lahat! Matulin mong ikinandado ang pinto. Hinablot sa kamay ng asawa mo ang patalim at agad na iwinasiwas sa ere. Ilang segundo pa at nakita mo nang lumapat ang mukha mo sa sahig. Matapos ang sunod-sunod na indayog ng kutsilyo sa iyong dibdib. Nalasahan mo pa ang sarili mong dugo na pumahapa sa inyong sahig. Unti-unting dumilim ang paligid. Hanggang sa naglaho na ang iyong diwa. Hello? Joey? Sige! Lumabas ka na sa basement! Masakit pa ang ulo ko dahil sa pagkakaumpog ko sa lababo. Pero hindi. Hindi mo na kailangan dalhin ang baril mo. Hindi na natin siya kailangan patayin dahil pinatay na niya ang sarili niya. Oo! Nagtagumpay ang plano natin sa kinamumuhian mong kapatid at maging sa iyong ina. Oo, mahal ko. Huwag kang mag-alala. Hindi naman totoo ito masaksak ko gaya ng pinag-isipan natin. Lumabas ka na dyan sa basement, Joey. Mauna ka na sa takbuan natin.
Natawag pa ako ng pulis para sabihin sa kanilang nabaliwang asawa ko at upang maayos na rin yung paglipat ng mga kayamanan nila sa pangalan ko. Oo! Hindi mo na kailangan magtago sa basement. Buhat nung pineke natin yung pagpapakamatay mo. Hindi ko na kailangan bumangon at mag-imbento ng mga kapabalaghan para lang makapagpadala ng pagkain sa'yo. Nakakatawa! Nakakatawa na tagumpay ang inisip nating plano. At yung pagising sa alas tres na madaling araw para sa pagsiping natin na itinago natin sa makasalanang dasal. Sa dasal tuwing alas tres na madaling araw. Nagising ka mula sa isang malakas na ingay na galing sa inyong sala, sa inyong baba. Hawak mo ang iyong bunbunan na tila lango sa kung anong droga dahil sa sobrang hilo. Isang mata mo lang ang kayang dumilat at pupungas-pungas na pinupunasan yung kabila. Tinanggal mong kamay ng babae na kayakap sa iyo at agad kang pumalikwas sa takot. Hinahabol ang hininga matapos magising sa isang bangungot na akala mo'y totoo. Napasandig ka pa sa pader at pilit inunawa kung totoo ngang buhay ka at masamang panaginip lang ang lahat. Pero nakarinig ka ng langit-ngit sa baba, sa gawing pinto ng basement at napatanaw sa kamay ng relong nakaturo sa alas tres ng madaling araw. Kailangan ko na magdasal. Sambit ng babaeng naalimpungatan sa pagtayo mo sa kama. Dugtong pa niya. Kailangan ko na ipagdasal ang nilalang sa basement natin. Ha ha ha.